Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Kakulay natin yung pader. Today may i-review tayo or may papakita ko sa inyong gamit. Ito yung Headrush MX5. Ayun, bago nga pala magsimula, tulad ng iba kong video, baka may marinig kayong background noises. Hindi tayo quiet room. Actually, umuulan nga ngayon. Ganun talaga tayo dito, wala masyadong arty yung video. Arty eh, no? Pero ayun, shoutout sa GTRS Music Store at sa Shopee Pay later. Naka-upgrade tayo from MG30, new XMG30 to Headrush MX5. Ngayon, hindi ko naman iisa-isahin yung features niya, yung tone niya, yung specs niya. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan. Tulad nung previous video ko about MG30. Iko-compare din natin siya ng konti sa MG30 at sa HX Stamp at sa other multi-effects processor like Ampero, yung Moore GE series at Joyo Gem Box. Yun yung mga na-try ko eh. So, ayun. Simulan na natin. Okay, ito yung Headrush MX5. Nakasaksak nga pala tayo gamit ang ating Greco Strat. Tapos, diretso tayo sa Headrush MX5. Tapos, naka-USB cable para mag-work siya as audio interface sa ating PC. So direct sound siya, walang dinaan ng iba. Ayun, una ko nagustuhan. Unahin na natin agad yung mga nagustuhan natin. Una, syempre yung totoo nga, maganda yung ano niya, tone niya. Yung mga amp sim niya, tunog amp, mas tunog amp talaga compared sa MG30. And oo, mako-confirm ko na compared din sa HX Stamp na stock. Na walang IRs, mas maganda yung mga stock na tunog nito. Hindi ko alam compared dun sa latest update ng HX Stamp kasi nag-improve yung cabs nung HX Stamp, so hindi natin siya na-compare dun. Pero dun sa dating version ng HX Stamp, mas okay talaga yung amp sims nito, amp models nito. Padinig ko sa inyong konti. Yung ibang presets, try natin. Lexi. Ayun, hindi ko alam kung mararamdaman nyo kasi more on feel din kasi yung kung paano mag-respond yung amp models nito, mas feel mo na parang amp, nakasaksak ka talaga sa amp. Ito, parang MG30, pwede rin namang lagyan ng IR, pero parehas ng MG30, parang okay na agad siya, hindi ka pa naka-IR. Ito, try natin yung ano ko, yung preset ko. Gawin nating IR to. O nga pala, bukod dyan kasi may kasama pa siyang ano. Ito, pag nakita yung Celestion Headrush. Ano? May code siya para maka-download ka nung free IRs. Nakasama. Celestion ang may gawa. So, try natin yung Celestion na IR. Ayan, naka-Celestion na. Ayan o, pag ginamita mo pa ng IR, nag-iiba pa yung ano niya. Response niya, mas gumaganda pa minsan. Hindi naman lagi, depende sa tweak mo. Pero dito, ang ganda o. So, ayun. Yun yung sa tone ng mga cabs. Amp. Ano pa nagustuhan ko sa kanya? Unahin na natin yung isa sa sikat na feature niya, yung touchscreen. Nung una, akala ko ilalagay ko to sa mga hindi ko nagustuhan. Pero, alam nyo, medyo ano pala. Medyo convenient pala siya. Kasi nung una, sabi ko, hindi ako sanay dyan, touchscreen.
Pero convenient eh. Pagka kailangan mo i-edit, double click lang, double tap pala. Ayun oh, lalabas agad doon. Tapos sabi ko, paano yan, kunwari itong feedback, gusto kong ilagay sa 23. Ang hirap po, itatouch mo, hindi mo masakto. Yun pala, pwede mong i-ano lang dyan, kunwari, isakto mo lang sa gusto mong, sa estimated mo, ayan, nalagay ko siya sa 20. Kunwari, pag kinulang, ito lang pala, meron siyang knob dito, pwede mong i-ganon, ayun o. No? So, ang hirap pala, sabihin mo, ang hirap naman nun, itatouch mo ba tapos ano. Eh, ganon din naman sa ibang processor, i-titik mo pa sa, itasakto mo pa yung selected parameter, di ba? Igaganon mo pa, tapos tsaka mo i-select dun sa other knob niya, di ba? So, dito naman, pwede mong i-click lang na ganyan, tapos tsaka mo i-adjust dito sa knob. Ayun, so, ang galing pala. Tapos, pwede mo rin nga ipang select tong knob na to, ayan, no? Kasi napipindot siya eh. Pag in-enter mo, kunwari, in-enter mo dito, may edit mo yung mix and width. Tapos pag enter mo, masisave na siya doon. Tapos pwede ka na lumipat sa iba. So kahit wala nga yung touch, magagamit mo pa rin pala. Pero yung touch, magandang feature lang siya para mas mapabilis yung pag-edit mo. Tulad nito, kunwari gusto mong ilipat yung sa chain order naman, yung reverb. Let's say, move mo sa harap. Ayan, no? Ang dali lang. Pwede, nagpalit na agad sila ng drive. Ayan, no? Pag ibabalik mo, ganun lang din. Hindi bumalik yung drive. Pero ayun, ang bilis lang nung pag-edit. Tapos, responsive naman yung touch. Though, para sa akin, konting laki pa sana nung screen. Yun sana. Medyo maliit eh. Minsan, ito yung kiniklik ko, ito yung napipindot, yung mga ganun ba. So, next na nagustuhan ko, yung foot switch. Bale, unahin na natin yung comparison. Sa MG30, iwan na iwan yung foot switches ng MG30. Kailangan mo pa kasi siya lagyan ng external foot switch para ma-improve mo yung switching niya. Sa HX stamp naman, lamang pa rin ang HX stamp compared dito. Ang galing, pwede mo siya iset ng, parang sa akin, parang siyang naka-stamp mode. Pero pwede mo siyang baguhin. Let's say, ayan o, pag hinold mo dito, pwede mong baguhin. Nandun tayo ngayon sa stamp, pwede mong gawin siyang rig. Pag rig, yung ginawa mong rigs, masasave dito sa tatlong foot switches. Tapos, yung hybrid, yung unang switch, stamp mode, yung dalawa, next and previous rigs. Tapos, bukod doon, sabi ko nung una, paano ako magta-tap tempo? Sinave ko na dito yung stamps. Yun pala, i-hold mo lang sa tuner, tapos pwedeng andito yung tap tempo. Though, pwede mo rin naman yatang i-save agad dito na andito yung top tempo or gumamit ka ng external foot switch. Pero ang galing lang din na na-maximize nila yung tatlong switches. Kagaya nyan. Pag nasa tuner, ano siya, mode, pwedeng hindi nakamute. Ah, nakamute pala ngayon. Pwedeng hindi nakamute. Tapos yung second switch, yun yung top tempo. Tapos third yung exit. Ang kagandaan nung hindi nakamute, pwede kang pumunta sa tuner mode para mag-top tempo habang tumutugtog. Hindi mo mawala yung tunog mo. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, compared sa HX stamp, iwan naman tong MX5. Kasi very, ano yung switches ng MX5 eh. And yung nung HX stamp eh. Very versatile. Kasi yun, pwede pang touch, may bukod sa press, pag tinouch mo, may ibang function, may other function yung touch. So, ayun. Tapos, iba pa yung hold. Pag touch and hold, may iba pa yun. So, ang galing ng HX stamp sa part na yun. Ayun, ano pa ba? Isang natuwa ako dito, pag mag-a-add ka ng effect models, kunwari, add tayong reverb. Kunwari, gusto natin maglagay ng shimmer. Ayan o, meron siya agad preset.
presets dito. So sabihin natin gusto mo bright na shimmer. Ayun, may bright dito. Ayun. Bright agad siya. Tapos, ikaw na bahala mag-adjust ng konti. Kesa yung walang preset na, kunwari, let's say na hindi bright talaga yung unang, pag nilagay mo yung shimmer, nakababa yung high, yung tone nakababa. So, ang tagal pa. Ang tagal po pa. Gusto mo yung ilagay yung bright na shimmer. Ang tagal mo pa siyang matutweak dun sa gusto mong setting, di ba? Unlike dito, unlike dito, may presets. So, ang daling i-tweak ng mga effect models. Tapos, ang galing din kasi kagaya niyan, may reverb na ako dito. Pwede pa ako maglagay ng iba pang reverbs. Ayan o. So, very ano yung ano niya, yung DSP, hindi nalilimit. Sa HX Tom kasi, very limited yung DSP. So, kailangan mong ilimit lang din yung ano, yung ilalagay mong effect models. Tapos sa MG30 naman, tsaka dun sa iba pang modelers, pag naglagay ka na ng reverb, kadalasan hindi ka na makapaglagay ng iba pang reverb. So, is one per category lang siya ng stamp. Unlike dito, kahit limang overdrive ilagay mo dyan, o limang reverb, okay lang. Kaya niya. Tatlong delay, mga ganon. Kasi minsan kailangan talaga eh. Depende naman kasi sa eksperimento mong tunog eh. Hindi man laging tag-iisa lang yan eh. So ayun, thumbs up para sa MX5 dun sa part na yun. Ano pa ba? Siyempre, isa sa importante sa atin lately sa pagpili ng effects, yung ambient sound. Medyo nadinig nyo naman na, pero try pa nating mas ipadinig. Ang galing ng ambient sounds nito. Ang ganda kasi ng mga reverb and delay. May papaninig ako sa inyong reverb, yung 11 reverb. Extra long. Pag tinaas mo yung mix, mawawala yung dry. Yung delay, ibahin natin. May kakaibang delay din dito yung ayun, yung pitch delay. So pag mga pang church na setting, ang daling maglagay ng preset. Ayun. Ang ganda ng delay and reverb niya. Compared sa MG30, mas lamang to. Though maganda rin yung MG30, lalo na para sa price, ang ganda rin ng mga delay and reverb niya. Lamang to. Compared naman sa HX Stamp, iwan to. Kasi yung effect models talaga ng HX Stamp, the best talaga para sa akin. So far, yun yung mga nagustuhan ko. Ayun, yung isa pa yung sa effects chain. Ayan, yung normal effects order. Pwede mong baguhin in just one tap. Sa setting naman na to, isang amp, tapos dalawang rig pwede mong i-mix dito. Ang ganda nung ano na yan, feature na yan. Tapos dito naman, pwedeng, ito naman sa setting na to, pwedeng dual amp
Tapos ihiwalay mo ang left and right. Ito, pakita ko na lang sa inyo. Let's create a new rig. Tapos punta agad tayo dito. Ayan. So, dalawang amp siya ngayon dito. Dito sa mix, pag dinouble tap mo yung mix, pwede mong, ayan o, paghiwalayin yung A and B, left and right. Medyo mahina lang yung B. Ayan. So, pwedeng dalawang amp, tapos maglagay ka pa ng ibang effect models na magkaiba yung tunog talaga nila. So, ayun. Ang bilis lang i-edit para sa ganong setting. May use talaga yung pagka-stereo niya. Yung stereo set, yung stereo outs niya. Ngayon, naka-stereo tayo dyan, left and right. Unlike sa MG30, wala masyadong use yung pagka-stereo niya kasi hindi mo naman pwedeng gawing dual amp. Tapos, hindi mo rin mahiwala yung left and right ng effect models. So, sabi ko parang walang use yung stereo niya masyado. Parang pwede lang siyang dual out lang pero hindi mo naman ma-pan. Medyo lamang nga yung headrush compared sa HX Stamp dahil doon. Kasi sa HX Stamp, hindi ko masasabing lamang to eh. Kasi sa HX Stamp, mas versatile naman siya pagdating dun sa stereo out niya, dun sa effect models. Talagang matitweak mo bawat effect models dun sa left and right. Meron siyang iba't ibang setting, mas maraming setting kumpara dito do sa left and right niya. Though ang downside ng HX Stamp, hindi niya kaya, dahil sa DSP limit niya, hindi niya kayang dual amp nabibitin. Kaya pero hindi ka na makapag-add ng effect models masyado. Parang add ka lang ng dalawa, tatlo, limited na agad yung DSP. Mag-error na, hindi na kaya ng effects. Dito, makakapag-add ka pa ng maraming effects. Hindi siya nagli-limit dun sa DSP. So, depende na lang siguro sa preferred mo. Kung mas preferred mo i-left and right yung effect models nito or yung amp. Doon ka na lang magbabase kung ano mas maganda, MX5 ba o HX Stamp. Next na nagustuhan natin, scene mode. Ayan o. May tatlo siyang pwede mo rin gawing scene mode yung each stamp buttons. Pwede mong gawing scene mode. Yan yung sa HX Stamp yung snapshot. Sa MG30, scene din siya. Pero sa MG30, ang di versatile dun para sa akin. Dun sa control button ng MG30, kung alam nyo yun. Hindi mo siya pwedeng gawing scene 1, 2, 3. Ang meron na siya, yung control button, pwede mong gawing pang select ng next scene. Up to 3 scenes din siya, pero hindi mo siya pwedeng, hindi ka pwede lumipat from scene 1 to scene 3. Dadaan ka lagi sa scene 2. Kasi next lang siya, yung next lang, next button lang ang meron siya. So dito, parang sa HX Stamp, pwede mong iset yung tatlong stamp button. Though mas maganda pa rin sa HX Stamp kasi dito, ang kagaya sa ano sa MG30, yung scene 1 pang and scene 2, scene 3 pang on lang siya ng mga effect model. So dito sa scene 2 pwedeng gawin mo naka-on dito, yung scene 3 etong dalawang to naka-on, yung boost tsaka yung chorus. Ayun, tingnan natin. From scene 1 tayo naka-off yung tatlo. Tapos, punta tayo, ayun, scene 3, naka-on yung tatlo. Tapos, scene 2, ito lang yung naka-on. Ayun, ang hindi lang maganda sa kanya, pang-on-off lang siya. Unlike sa HX Stamp, yung scene 1, scene 2, scene 3, pwede mo pang i-edit yung parameters. Let's say, sa scene 2, 40 yung gain. Scene 1, pwede mong gawing 10 yan. So, ang galing ng HX Stamp doon. Kaya halimaw din talaga yung ano na yun eh. Effect model na yun. Effect processor na yun eh. So, yun. Next and last na siguro. Ayun, overall, wala akong reklamo kahit sa ano niya. Sa effect models. Yung mga tone ng effect models, ang gaganda. Padinig ko sa inyo tong chorus. Favorite setting ko ng chorus.
Parang medyo John Frusciante. Yung OD natin. Luma pa nga yung string natin eh, so bawas pa yung ganda ng tone niyan. Ayun, yun yung mga nagustuhan ko sa MX5. Siguro sa pagtagal, meron pa akong ibang madadagdag dyan. Pero sa unang gamit natin, yun yung mga napansin natin. Next naman, yung mga hindi natin nagustuhan. Unang-una, nasabi ko na nga, maganda sana yung touchscreen niya, kaso medyo maliit. Kung, ewan ko kung napansin nyo kanina, may sineselect ako iba yung napipindot. Ang liit kasi ng screen, tapos ang taba nung daliri ko. Parang mas malaki pa yung screen ng phone natin dito eh. So, pag live na, mas mahirap pa. Pagka tumutugtog ka, luyuyuko ka pa, di ba? So, mahirap. Yun yung isa sa hindi ko nagustuhan sa MX5, yung size ng screen. Tapos, ang hindi ko nagustuhan pang isa. Next, na hindi ko nagustuhan. Actually, nagustuhan ko itong... Lalagay ko sana to sa pros or sa nagustuhan kong feature, yung effects loop. Kasi stereo siya. Ayan o. So, magkunwari, mag-a-add ka ng OD dito. Isang pwesto lang yung send and return. Mas may maganda sana kung sa parehas ng HX stamp. Kasi ang taas naman ng DSP nito eh, compared sa HX stamp. So, sigurado ako kaya sana nitong headrush. Pero hindi nila ginawa na kayang paghiwalayan yung... Kunwari, lagay mo dito yung send, dito yung return, or vice versa. Kasi sa HX stamp, pwede yun. So, mas maseset mo ngayon yung connections mo ng stamps and amp dun sa effects loop. Tapos, stereo pa siya. Unlike sa MG30, mono yung effects loop. Dito, stereo sana. So, may gamit sana yung mga stereo delay, stereo reverb. Meron naman dito. May gamit pa rin naman siya. Pero, mas versatile lang yung HX stamp. Medyo na-disappoint ako kasi... Kala ko pwedeng paghiwalayin yung send and return. Pero okay lang. Maganda pa rin naman. Ayun. Ano pa bang hindi ko nagustuhan dito? Yung output settings, dadalawa, line and amp. Hindi ko malaman ngayon paano pag sumaksak ka sa effects loop ng amp. Nakaline ka ba dapat or amp? Kasi sa MG30 nga eh. MG30 na napakamura. Ang daming setting ng output nun. Meron pang combo return, merong combo front, merong line in. So, ayun, ang daming setting. Meron pang ano yun, stack front, stack effects loop. So, medyo talo yung MX5 sa MG30. Tsaka sa HX stamp, lalo na. HX stamp, daming setting nun. Pati effects loop nun, nababago yung output setting. So, ayun. Medyo olat sa ating MX5 doon. Ayun, yun lang naman yung mga hindi ko nagustuhan. Wala na ako maisip. Sorry, hindi tayo masyadong handa. Alam niyo naman tayo dito, very practical lang. Ayun. Sa mga napansin ko sa kanya, yun lang naman yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan. Konti lang yung hindi ko nagustuhan. Kasi maganda naman siyang effect modeler. So, sulit naman siya. So, yun yung MX5. Yun yung mga napansin ko sa kanya. Ang tanong, marirecommend ko ba siya? Though, hindi ko pa natry yung Ampero 2. Tingin ko, medyo pantay sila ng Ampero 2. Yung MX5. Pero hindi ko pa naman kasi natry yun. So, hindi ko kuna-compare masyado doon. So, ayun. Sa mga natry ko, sa mga nagtatanong kung anong marirecommend ko, depende, kasi medyo, totoo naman, nakita nyo naman doon sa mga comparison natin, medyo lamang talaga yung MX5 sa MG30. Pero kasi, doble yung
presyo halos ng MX5 sa MG30. Malaking factor kasi yung gastos eh. So kung simple kang tao na hindi mo naman kailangan yung madaming features masyado, tapos very basic naman yung ano mo, presets mo kadalasan, I would say na go ka dun sa MG30 talaga pagka budget, tapos simple lang naman yung gusto mong settings. Pero kung medyo maarte ka kagaya ko, madami kang arte dun sa mga preset pero yung tunog mo eh tunog 90s naman din. Tunog 90s naman din lagi. Labo eh, no? Pwede ka pumunta sa MX5 at sa HX Stomp. Doon ka ngayon magkakatalo doon sa dalawang yun. Medyo mahirap mag-decide doon sa dalawang yun kasi parehas naman silang maganda. Pero kung ako, personally, mas pipiliin ko pa rin yung HX Stomp. HX Stomp pa rin talaga ako. Yun nga lang, doon na naman magfa-factor yung gastos. Kung sakto lang, kung maarte ka, tas medyo gaalangan ka sa gastos, wala ka naman pambili masyado ng gamit na ganun, dito ka sa MX5. So, doon lagi magkakatalo eh, sa gastos eh, diba? So, ayun, reasonable naman din, but mas maganda to sa MG30 ng konti. Bakit mas lamang pa rin yung HX Stomp? Kasi, mas mahal yung HX Stomp. mas mahal to sa MG30, diba? So, ganun talaga eh. Magbabase talaga yan sa budget eh. Pero, kung ang tanong ay marerecommend ko ba itong MX5? Eh, ang sagot, definitely, mga guy. Ganda ng MX5. Hindi masyadong na-exceed yung expectation natin ngayon kasi in-expect ko naman na talaga ganun siya eh. Siyempre, medyo pricey siya compared sa dati natin, MG30. So, tapos medyo tiwala na tayo sa Headrush. Magandang brand yung Headrush. Noon pa man, karoon na tayo niya ng delay ng Headrush. Maganda talaga. Hindi naman siya nag-exceed sa expectation. Pero na-meet naman niya yung expectation natin. Ayos. Ayun lang. Yun lang naman yung lahat-lahat ng napansin ko sa MX5. Yun lang, pero ang dami. No? Salamat sa panonood, mga guy. Like, share, subscribe na ng ating video. At abangan pa natin yung iba pang videos na kasunod. Sana makagawa. Medyo kulang sa oras ngayon. Hindi ko nga masagot yung ibang comment. Pero, ayun. Maraming salamat. Muli, shout out sa GTRS and sa Shopee Pay Later. GTRS Music Store. Salamat sa availability ng Headrush MX5. Medyo mahirap maghanap eh. Maraming salamat, mga guy. See you. Bye, guys.